Nagpahayag ng pangamba ang komite ng Kamara sa kaligtasan ng mga opisyal ng gobyerno kasunod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, kinwestiyon ni Congressman at Committee Chairman Dan Fernandez kung bakit hindi napigilan ang pag-atake kay De Gamo, gayong inireport naman daw agad ang banta sa kanyang buhay. Naungkot din sa imbestigasyon ang sunod-sunod na pagpatay sa ilang opisyal. Sabi naman ng PNP, nakipagpulong na sila sa Union of Local Authorities of the Philippines, League of Governors at League of Mayors kaugnay sa seguridad. Magsasagawa rin daw ang pulisya ng bagong threat assessment. It's alarming, ano? What are the preventive measures that you are doing to protect our elected official? The PNP will conduct aggressive operations on guns for hire. We will implement conduct of checkpoints, Your Honor, on points of ingress and egress of possible hotspots in view of the coming elections, Mr. Chair, this coming October 30. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.